Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si JGIA Bautista ng JGIA Main. So, ayun po, nagulat po ba kayo? Kahit ako din po eh, hindi ko po akalain na ako po mag-share sa umagang ito. So, bago po yun eh, gusto ko lang po i-share sa inyo ng isang gabi po kasi parang kumakausap po ang Lord sa akin nun. Talagang ang tagal ko po bago makatulog, parang may sumasagi po talaga sa isip ko nun na mag-share daw po ako sa morning devotion about sa prayer and Word of God. Noon pa man po, pinipilit na po talaga ako ng mami ko na magsalita ako. Ang sinasabi ko naman po eh, ano po ba ipapatotoo ko? Parang wala naman akong mala MMK na storya ba? So yun nga, amen! Glory to God po talaga. Ang Lord na po ang nagbigay sa akin ng wisdom kung ano po ang sasabihin ko. So bago po tayo mag-start, may manalangin muna po tayo mga kapatid. Hallelujah Father, Hallelujah Jesus, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa panibagong umaga, buhay at pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito. Thank you po Lord for a new life, for a new strength, for a new hope, and for a new victory you're giving us this day. Kayo na po talaga bahalang magpala sa amin sa umagang ito sa pagbabasa namin ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Talagang patuloy po kami samahan ng inyong banal na espiritu na maintindihan namin ito at kumausap po kayo sa aming mga puso at isipan, Lord God. Kami din po ay lumalapit sa inyong harapan, papakumbaba at humihingi po ng patawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang po namin sa inyo. Sa isip man, sa gawa at maging sa lumalabas sa aming bibig, sinasadya po namin man namin ito o hindi. Salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo po, Jesus. Amen. So, yun po, mga kapatid, ang ating babasahin ngayon ay natatagpuan sa 1 Thessalonica chapter 5, verses 16 to 18. Ang sabi dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pray without ceasing, whether in good times and in bad times. Talagang magpasalamat po tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin sa araw-araw. Kahit nakakaranas po tayo ng ganitong pandemic, talagang patuloy tayong iniingatan ng Panginoon. Wala tayong nababalitaan na isa sa mga kapatid natin na si ganito, si ganyan, talagang God is good. All the time, God is good. Sabi nga, life is so uncertain. Wala tayong kasiguradan mga kapatid kung ano ang pwedeng mangyari sa atin bukas at sa susunod pang mga araw, diba? Lagi natin narinig kay Pastora na Jesus is coming very, very soon. Minsan, iniisip natin noon pa man naririnig na natin yan. Parang ang tagal-tagal naman, pero ngayon nakikita natin talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew 24, paiksiin ko na lamang po. Sabi ng Panginoon, makakaranas o makakarinig tayo ng mga gyera, lindol sa iba't ibang lugar. Paggutom, pagsabog ng mga bulkan, at isa na din po dito itong pandemic na ating naranasan ngayon. At ito ay pasimula pa lamang gaya ng naranasan ng isang babaeng manganganak. Kung iniisip natin, 'di ba? Parang grabe naman po, Lord, parang ayoko na po danasin yung mga susunod pa. Pero sinabi ng Lord, huwag tayong matakot dahil talagang mangyayari ang mga 'yon. Kaya ini-encourage ko po talaga ang bawat isa na manalangin po tayo, lalo na sa ating bansang Pilipinas and kay President Duterte and mga medical frontliners. Hindi po talaga biro-biro ang kanilang sakripisyong ginagawa, lalo na po ngayon. And Pilipinas po talaga ang nangunguna sa COVID cases sa buong Southeast Asia. Grabe! Mababa po ang ating recoveries. Talagang we really need to pray.
kailangan po talaga ng ating bansa ang ating mga panalangin. Prayer is a very powerful weapon. Malaki po ang nagagawa ng ating mga panalangin, mga kapatid. Prayer is power. Alam po natin na ang ayaw na ayaw po ng Diablo na gawin natin ay yung manalangin. Dahil nagiging talunan siya doon. Talagang di siya nagtatagumpay sa kanyang plano. Share ko na din po sa inyo, sabi nga po ng mami ko sa akin eh, bago daw po ako manalangin. Manalangin daw po ako. Medyo magulo po ba? So, pray before you pray. Ayan, para mas madali. Di man po natin aminin. Minsan, habang nalalangin po tayo, di po natin alam, bigla na po tayo nakakatulog. O nakatulog. So, ayun, guilty po ako dun. Pag nagpe-pray po kasi ako eh, silent. Di po ako nagsasalita. Kaya ang tendency po talaga nun eh, antokin ako hanggang sa nakatulog na pala ako. Minsan eh, bigla akong tatapikin ng mami ko kung nagpe-pray ba daw ako o natutulog na. And isa pa po, tamad po ako manala. Isa pa po, tamad po ako manalangin. Pero dati yun, di na ngayon. Amen! Paggabi po kasi, bago po ako matulog, tawagin po muna ako ng mami ko dahil kailangan namin mag-pray. Pero siya lang po yung nagsasalita. Ako po taga, agree na lang po ako. Kaya katapos nun, diretso tulog na po ako. Sinasabi ko po sa Lord na yun na din po yung prayer ko. Kaya sinabi din sa akin ng mami ko na noon na, sige ka, paano pag biglang dumating ang Lord, naiwan ka, di ka kasama. Kaya ayun, bigla po tuloy ako natakot. Kaya dapat lahat din po tayo ay laging handa sa muling pagbabalik ni Lord Jesus. Dahil di na siya babalik dito upang maging savior uli, kundi judge na. Kaya ayun, dapat pag nalangin din po tayo eh, binubuka po natin ang ating mga bibig. Sabi nga nila, there is power in confession. Iba kasi talaga nagagawa ng panalangin, di ba? Halimbawa, pag masakit ulo mo, pag-pray mo lang yan. Tingnan mo, maya-maya, wala na yan. So, pag malungkot ka o may problema, panag-pray ka, di ba, parang nagiging baliwala na lang sa atin. Nakakalimutan na natin. Kahit di po natin nakikita ang pagkilos ng Lord, kung naiinip na po tayo, matuto po tayo maghintay at magtiwala lang po tayo sa Lord. So ayun po, bago po ako magtapos eh, papasalamat po muna tayo sa magandang shinare ng Lord sa atin sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa magandang salita na binahagi niyo po sa umagang ito. Salamat po dahil napagpala po kami ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po sa karunungan, wisdom at pagsama ng inyong banal na espiritu. Talagang kayo na po ang magbago sa aming mga puso at isipan at mai-apply din po namin ang inyong salita sa aming pang-araw-araw na pumubuhay. Salamat po o Diyos, sa inyo lamang po ang pupuri, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan mo po, O Jesus. Amen. So, ayun po. Dito na lamang po ako magtatapos. Sana napagpala po kayo sa aking shinare at patuloy po tayong manalangin para sa ating mga prayer concerns. God bless you all, mga kapatid. I miss you. Mwa. Shalom. At ang ating mahal na bayang Pilipinas. Amen.
namin. Patuloy niyo po talagang pagpalain, O God, ang JGIA family, Panginoon. Lord, bagamat hindi po kami talaga nagkakasama-sama, hindi po kami nagpapangita, Panginoon, pero nagpapasalamat po kami, O God, dahil patuloy niyo po kami pinag-iisa ng inyong Espiritu, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng isang kaisipan, mabuklod kami ng iisang pag-ibig, pag-ibig na nagmumula sa inyo aming Diyos, at magkaisa kami sa puso at diwa. Panginoon, nawa sa panahon ngayon na meron kami, O God, talagang maipadama talaga namin ang aming pagmamahal, kagandang loob, pagmamalasakit sa isa't isa, Panginoon. Nawa, matulungan talaga namin, O God, ang aming kapwa, pagmalasakitan namin, O God, ang iba, lalong-lalo na po ang aming mga kapatiran at hindi lamang ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, tulungan niyo po talaga kami na maabot ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na alamin ang talagang kanilang kalalagayan talaga, Panginoon. Lord, dalangin po namin sila sa inyo, O Diyos. Tayo po yung nakakaalam talaga ng kalalagayan ng kanilang mga buhay, Panginoon, lalong-lalo na po yung kanilang spiritual na buhay, O God. Lord, dalangin po namin na kayo po yung magpalakas sa aming mga kapatid, Panginoon, lalong-lalo na po sila na hindi po talaga nakaka-join sa aming mga online broadcast, O God, yung aming pananalangin, aming Diyos, yung aming pong Sunday service, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpapalakas talaga sa aming mga kapatid, Panginoon. Patuloy niyo po talaga silang udyukan ng inyong banal na Espiritu na sila ay manalangin talaga at magbigay ng panahon sa pagbabasa ng inyong mga salita, Panginoon. Upang, Lord, sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan ay patuloy niyo po talaga silang mapalakas, Panginoon, at mapatatag sa kanilang pananampalataya bagaman hindi po sila nakakadalo, Panginoon, ng aming mga online broadcast, O God. Tulungan niyo po talaga ang bawat isa na maging matatag sa aming pamumuhay na nakaugnay talaga sa inyo, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po talaga kami, O God. Pagbalain niyo po kami ng karunungan, ng pangunawa talaga, Lord, upang lubos naming maunawaan ang inyong kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawa na kaloob ng inyong Espiritu Santo. Upang sa gayon ay makapamuhay talaga kami ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong harapan, aming Panginoon. At sumagana kami talaga sa mabubuting gawa at lalawak ang aming pagkakilala sa inyo bilang aming Diyos at aming Panginoon. Patuloy niyo pong pagbalain ang aming iglesia sa Noveleta, sa Rosario, sa San Antonio, Panginoon, sa Tansa, at maging sa Maine, sa Dalahican, O God. Lord, patuloy niyo pong pagpapalain ang mga nangunguna sa amin, ang aming mga mahal na elders, O God, sila Pastora Norati, Pastor Roel, Pastor Anthony, sila Ate Malu, Ate Judith, O God, Panginoon, alam niyo po yung sakripisyo na kanilang ginagawa talaga upang, Lord, babantayan kami bilang inyong iglesia, pang kami talagang matulungan na maging matatag talaga, Panginoon, maging sa gitna ng krisis na ito. Kaya dalangin po namin, patuloy niyo po talaga silang pagpapalain, patuloy niyo po silang palalakasin, Panginoon, at patuloy niyo po talaga silang gagamitin mightily for your glory, O God. Salamat po ng marami dahil naniniwala po kami, Panginoon. Meron po kayong ginagawa talaga sa gitna ng krisis na ito, Panginoon. Ipaparanas niyo po talaga sa amin ang great harvest of souls, O God. At Lord, salamat po. Dalangin po namin na talagang kayo ang magre-raise
ng maraming manggagawa, Panginoon, dahil marami po ang gagawin po naming pag-aani, Panginoon, ng mga kaluluwa na sasamba at kikilala sa tunay at nag-iisang Diyos. Hallelujah! Panginoon, patuloy din po namin tinataas sa inyo sa panalangin ang aming pinakamamahal na bansang Pilipinas. Lord, nagpapasalamat po kami, O God, dahil naniniwala po kami hindi lingid sa inyo ang nangyayari, Panginoon, sa aming bayan, O God. Lord, hindi man po maganda yung aming mga naririnig, yung aming mga nakikita, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po talaga kami, aming Diyos, dahil bagamat andun po yung kahirapan na nararanasan ng marami po naming mga kababayan, O God, yung sakit na kumakalat, Panginoon, yung kawalan ng trabaho ng maraming tao, Panginoon. Pero Lord, salamat po talaga sa lahat ng ito dahil sa kabila, Panginoon, ng krisis na meron kami ngayon, O God, mananatili pa rin po yung katotohanan na aming Diyos ay isang mabuting Diyos at ang inyong pag-ibig at kahabagan ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! Panginoon, naniniwala po talaga kami, patuloy niyo pong pagpapalain ang bansang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang blessed nation, O God. Patuloy po namin inaangkin yung glorious destiny ng bansang Pilipinas. Lord, talagang itataas niyo po talaga ang aming ekonomiya maging sa gitna ng krisis na ito, aming Diyos. Lord, kayo magbubukas na maraming business and work opportunities para sa sambayan ng Pilipina, Panginoon. Naniniwala po kami, O God, na niloob niyo po na marami po sa aming mga OFW ay hinayaan niyo pong makauwi sa aming bayan, Panginoon, upang makasama ang kanilang mga pamilya dahil nais niyo po talaga maging matatag, Panginaan, Panginoon, ang relasyon ng bawat pamilya, Panginoon, lalong-lalo na po na sa panahon na ito na kami po ay namumuhay na po sa mga huling araw, O God. Kaya Lord, salamat po talaga sa lahat ng inyong ginagawa. At Lord, naniniwala po kami, Panginoon, sa ginagawa din po ng buong body of Christ, O God, sa aming patuloy na pagpupuri, pagsamba sa inyo at pananalangin, O God. Lord, marami po kayong gagawing dakilang himala, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Patuloy niyo pong pagagalingin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hindi lamang niyo po kami pagagalingin sa pandemya na ito, Panginoon, kundi pagagalingin niyo po kami, O God, sa kahirapan, Panginoon. Pagagalingin niyo po kami sa lahat ng katiwalian, sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng karumihan, O God, na umiiral sa aming bansa. Lord, babaguhin niyo po ang bansang Pilipinas dahil naniniwala po kami. Meron po kayong mataas na pagkatawag sa bansang Pilipinas. Patuloy niyo pong pagpapalain ang aming bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, O God. Lord, salamat po sa lahat ng inyong ginagawa, O God. For the Philippines belongs to Jesus, and we continuously declare that Jesus is Lord over the Filipino people. Jesus is Lord over the Filipino nation. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon ng bansang Pilipinas dahil mapalad ang isang bansa na walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon, kundi tanging ikaw lamang aming Panginoong Hesus. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, aming Diyos Ama, mula noon, ngayon, at magpakailanman sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! Touch your dirt, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care.